Ngayon, 12 ng Hunyo ay araw ng ating kasarinlan o kalayaan. Atin pagnilay-nilayan ngayon, ano ang kahulugan ng salita ng Diyos? Sa atin pong unang pagbasa, ang salita ng Diyos ay pinapahayag ng mga propita at sa ating unang pagbasa na mula sa unang aklat ng mga hari, Kapitulo 18, verso 20 hanggang 39, ay pinapahayag ni propita Elias. Ang background nito ay si Haring Akab at ang kanyang asawa na si Jezebel ay hindi na naniwala sa Panginoon Diyos na si Yahweh at nagkaroon na sila ng tinatawag na Diyos-Diyosang Baal. Ang Diyos-Diyosang Baal, naniwala sila, ito ay para sa kanilang pag-unlad sa kanilang ekonomiya at sila ay makapagtanim, makapag-ani ng marami. Ngunit dito, sila ay nagkaroon ng isang pagtatalo at si Elias ang nanalo sapagkat huwad ang mga propita na laging nagsasalita tungkol sa progreso at kaunlarang material. Ang malaga ay ang Diyos at ang kanyang salita na dinadala ni propita Elias na kahit anong sigaw na ginagawa nila kay Baal at nagsusugat pa sila sa sarili na kailangang bababa ang apoy mula sa langit, ang apoy mula sa langit ay bumaba sa pamagitan ng salita ng Diyos, sa pamagitan ni propita Elias upang ipahayag ano ang tunay at ano ang huwad, ano ang katotohanan at ano ang hindi totoo. Ang salita ng Diyos o Dabar Yahweh na sa Hebreo ay Logos o Theo o Verbum Dei sa Latin, sa atin, salita ng Diyos ay pinapahayag sa tatlong tradisyon. Tradisyon ng mga na tinatawag tradisyon ng mga kautusan na Torah. Ito yung dapat sundin. At sa aklat ng Exodus Kapitulo 20 at Deuteronomy Kapitulo 5, naroon ang 10 utos. Mayroon ring isa pang tradisyon na tungkol sa salita ng Diyos na tinatawag na Nevi'im mula sa Nabi, propita. Nevi'im, mga propita. At ito yung tradisyon ng mga propita na pinapahayag sa ating unang pagbasa. Pero ang ating Panginoong Diyos ay nagbigkas ng isang salita. At ito'y nagkatawang tao at ito yung ating Panginoong Hesus Nazareno na salita ng Diyos na nagkatawang tao. At dahil siya yung salita ng Diyos, kanya pong ipapatupad, hindi niya burahin, hindi niya baguhin, hindi niya sirain anuman ang Torah o tradisyon ng kautusan, anuman ang turo ng mga propita o nibiim, dahil yun ang kanyang pagpapahayag ng kanyang salita. Kaya ngayon sa ating Ebanghelyo ni San Mateo Kapitulo 5, versilo 17 hanggang 19, nakarugtong sa pagtuturo ng ating Panginoon sa mga mapalad na pagtuturo doon sa bundok dahil siya ang bagong Moises, ay pinapahayag ng ating Panginoon na hindi siya pumarito upang sirain o baguhin bagkos gawing ganap ang Torah o kautusan at ang Nevi'im o turo ng mga propita. Kaya sinasabi niya na ang kanyang pagdating ay hindi upang ang naayon pa sa mga eskriba, hindi upang ipatotoo, ipahayag ang sinasabi ng mga propita na siya'y dumating upang sirain ang tradisyon, upang
ang akala ng mga iskriba, siya ay nagpapahayag ng panibagong paningin. Kaya sinasabi nga ng ating Panginoong Hesus sa Ebanghelyo ngayon ni San Mateo, Kapitulo 5, Verso 17, sinasabi niya na propi elten katalisay alla florisa. Plurisay, ibig sabihin, lalo pang gawing ganap. At ito yung sinasabi ng ating Panginoon, ang pagpaganap. Dahil ang Panginoong Diyos, siya naman ay Diyos ng totoo. O sa, ayon pa kay Propita Jeremias, Kapitulo 10, Verso 10, ang Diyos ay totoo o emet. At dahil dito, ang Salmo 119:142 ay nagsabi na ang kautusan o ang Torah ay emet o katotohanan. At dahil katotohanan, ang sinasabi ng ating Panginoon ngayon sa Ebanghelyo ni San Mateo na hindi pag walang bisa, ito yung katarisay, bagkos ang pagpapaganap nito, ang pagsunod nito, ibig sabihin, na wala ni isa mang bahagi kung gaano man ito kaliit sa mga salita ay dapat baguhin. Sapagkat una, ang salita ng Diyos o Dabar Yahweh ay salita na pinapahayag sa tradisyon ng mga kautusan o Torah at pinapahayag sa tradisyon ng mga propita o Nebiim upang ito'y sundin, sapagkat ang salita ng Diyos ay magpasa walang hanggan at ito ay lampas pa sa mundong ibabaw. Kaya sinasabi niya, masira man ang mundo, nariyan pa rin ang kanyang salita. Pangalawa, na ang salita ng Diyos ay nakasulat hindi lang sa tapyas ng bato sa panahon ni Moises, ito'y isinulat na sa mga puso ng tao at ito ang tunay na natunguhin na ito ay dapat isabuhay ng bawat tao. Sapagkat alam na ng mga tao ano ang kautusan ng Diyos, sapagkat naisulat na sa bawat puso ng tao. Kung mayroong mga gumagawa ng masama, sila ay sumuway sa Diyos. Hindi nila sinusunod ang nakasulat sa puso na kautusan ng Diyos. Pangatlo, nang salita ng Diyos ay may mataas na otoridad. Ito ay higit pa sa sinasabi ng tao o ginagawa ng tao. Sa atin, mayroon tayong tinatawag na divine law. Ito yung tungkol sa kautusan. Mayroon tayong natural law. Ito yung kautusan sa mga kalikasan. At mayroon tayong positive law na ito yung gawa ng tao. Ang divine law, yun yung pinakamataas at dapat sundin. Ang natural law, mas mababa kaysa divine law, pero hindi po natin mabago sapagkat yan ang kalikasan na lulubog at tataas ang araw. Uli kay iikot ang mundo. Ang positive law, ito ang dapat nating tingnan na maayon sa kautusan ng Diyos. Kaya kung halimbawa tayo nagkaroon ng batas, pagpatay ng tao o yung tinatawag na death penalty, ito ay labag na sa Diyos. O kaya mayroon ng batas na may divorcio, absolute divorce, ito ay labag na sa Diyos. O kung ano man ang ginagawa ng mga kalokohan natin, parusahan tayo ng Diyos. At mayroong malaking parusa kung tayo ay gumawa ng positive law o batas na hindi sumusunod sa kautusan ng Diyos. Kay pang-apat, kailangan na tayo maging matapat sa kautusan ng Diyos, sapagkat ang Diyos mismo ay matapat sa atin. Kahit na palpak tayo kuminsan at nagkasala sa Diyos, hindi tayo pinarusahan kaagad. Binibigyan tayo ng pagkakataon na magbalik loob at magbago upang tayo mapasa Diyos. Kaya kung sino man sa inyo ang magsuporta sa gaya ng divorce law o dili kaya yung death penalty o kung anuman ang mga kautusan, positive law na labag sa Panginoon, bahagi kayo sa mga parusahan ng Diyos at kayong lahat ay mapunta sa impyerno.
Ang salita ng Diyos ay hindi magbabago. Ang salita ng Diyos ay para sa lahat sa ating kaligtasan. Ating ipinagdiriwa ngayon ang kalayaan at ang kasarinlan. Hindi ba't sabihin na malaya tayo sa Diyos? Hindi ba't sabihin na magsarili na tayo? Susundan pa rin natin ang kautusan ng Diyos. Ang ating Panginoong Hesus, pumarito, hindi upang sirain ang kautusan, bagkos na ito'y ipaganap sa tunay na esensya nito, sa tunay na kahulugan nito, upang tayo na kung minsan ay napakahambog na o nagmamataas na sa sarili, ay nakalimot na sa kabutihang loob ng Diyos, ay mabigyan ng babala na hindi natin sundin, ayaw nating sundin ang mga kautusan na labag sa kautusan ng Diyos. Ayaw nating sundin ang mga batas kapag ito'y labag sa kautusan ng Diyos. Pakisabi sa katabi mo, sundin mo ang Diyos. Sundin natin ang Diyos. Huwag ang ating kung anumang mga iniisip nating mga pagsisira sa kautusan ng Diyos. Dahil kapag ka ito'y ating sundin, ang ginagawa natin mga positive law, gaya ng divorce law, parusahan ang mga tao sa Diyos. Kailangan natin isabuhay ang kautusan ng Diyos. Amen? Purihin natin ang Diyos.